Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ng eksperto, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So sa latest upload nga po ng batikang boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino sa kanyang official YouTube channel, ay sinabi po nito na isa ang bakbakang General Casimero versus Naoya Inoue sa mga pinakamatitinding laban na hindi nangyari sa buong kasaysayan ng boxing kapag hindi ito natuloy. Bukod dyan ay sinabi din po nito na sa lahat umano ng aktibong Pinoy boxers ngayon, ay si Casimero lang ang may pinakamalaki ang tsansa na matalo ang binansagang halimaw ng Japan. Paliwanag po ni Tolentino mga idol na ang experience, lakas ng suntok at tibay ni Casimero ang kaya nitong ipamalas kontra kay Inoue. Bagay umano na hindi kayang ibigay ng ibang mga Pinoy boxers pag si Inoue ang kalaban. Dito po ay sinabi din ni Tolentino na dalawang beses na daw sana dapat mangyayari ang bakbakang Casimero versus Inoue. Kung atin po kasing matatandaan ay nakatakda na sanang magtuos ang dalawa para sa isang unification fight noong taong 2020. Kung saan kasado at pirmado na ang kanilang sagupaan na nakatakda sanang ganapin sa Las Vegas, Nevada. Subalit nang dahil sa hindi inaasahang pandemya ay ang siyang dahilan kung bakit nakansila ang laban. At ang pangalawa naman ay ang dapat daw si Casimero ang kalaban ni Inoue noong taong 2022 at hindi si Paul Butler. Ang problema lang kasi ay napunta kay Butler ang pinangahawakan ni Casimero na WBO Bantamweight World Title Belt matapos mabigong makalaban ni Casimero kay Butler. Nang dahil siya nahuli itong gumagamit ng sauna bago ang weigh-in, bagay na ipinagbabawal sa British Boxing Commission. At naniniwala po ang inyong lingkod mga kaibigan that among our fighters right now, si General Casimero ang may pinaka-best shot dito kay Naoya Inoue. Taglay niya, experience, lakas ng suntok, at tibay. Bagay na hindi kayang ibigay ng ilang mga Pilipinong boksingero kontra kay Naoya Inoue. Yun nga lamang, mayroong isang key ingredient na wala at ito yung disiplina, yung pag-monitor sa kanyang timbang na nagiging ikangay balakid sa isang laban kontra kay Naoya Inoue. Sa kabilang banda naman mga idol ay atin nga pong napag-alaman na ang bigating bakbakan sa pagitan ng dalawang bagitong undefeated fighters na sila current IBF welterweight world champion Jeron Boots Ennis at ng knockout artist na si Virgil Ortiz Jr. ay pinaplanong gawin ni Turki Alashik sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon sa Saudi Arabia. Madaming fans naman ang nasabik sa balitang ito, gawa ng naniniwala ang karamihan na match ang dalawa. Lalo pat may record si Ennis na 32 wins with 29 knockouts at walang talo, habang si Ortiz naman ay may 22 wins with 21 knockouts at wala ding talo. Pero base nga po sa hindi kagandahang performance na ipinakita ni Ortiz sa huling tong laban, kung saan bumagsak ito ng dalawang beses, ay ang siyang dahilan kung bakit pumapanig ang karamihan na si Boots Ennis ang magtatagumpay kapag tuluyan ang nagtagpo ang dalawa sa ibabaw ng lona. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.